Hindi nga maitatanggi na isa sa pinakamagaling na setter natin ngayon sa bansa ay si JIA Morado. Atin ngang balikan ang journey ni JIA sa UAAP. Isa din ba kayo sa fan ng setter na si JIA Morado? Kilala nga si JIA dahil sa galing nito bilang isang setter. Kaya ni JIA na mag-set ng nakaupo, nakahiga, nakaluhod, tumatakbo, nakatayo at naghahabol. Napatunayan ni JIA na kaya niyang gawin lahat ng yon sa 4 na taon nito sa UAAP. At magaling din si JIA mang sorpresa. Kayang-kaya niyang gulatin ang kanyang mga kalaban sa biglaang drop ball nito at kayang-kaya din ni JIA na ituhin ang blockers ng kalaban dahil sa galing nito mag-set na hindi basta-basta mababasa ng kalaban. JIA Morado. Ako, JIA. Kasi ako masyadong familiar sa sets niya. So, hindi nahihirapan ang basahin kung saan niya ibibigay. And she's very fast talaga mag-set. Basically, unpredictable. Matapos ngang gumraduate sa UAAP ng 3-time bestsetter na si Jen Ferrer noong season 75 ay si JIA na nga ang naging main setter ng Ateneo. Rookie pa lang si JIA ay makikita mo na ang composure nito at hindi nga ito parang rookie kung maglaro. Kahit dikit ang laban ay makikita kung gaano kakalma si JIA. Hindi mo din mapapansin na galing sa ECL si JIA nang sumabak ito sa UAAP season 76. Ayon kay Coach Roger ay nang may ECL si JIA ay halos wala nang gustong mag-recruit sa kanya. Ayon din kay JIA ay sa lahat daw ng coaches at mga nagre-recruit sa kanya noong high school pa lang siya ay si Coach Roger lang daw ang naniwala na kaya makabangon ni JIA si major injury na natamo. Kahit ang ibang nga daw na coaches ay hindi na naniwala sa kakayahan niya pagkatapos nitong ma-injured. Kaya malaki nga daw ang utang na loob ni JIA kay Coach Roger. Noong season 77, second year naman ni JIA ay nakuha niya ang kauna-unahang best setter award niya sa UAAP. Sa mga kamay nga ni JIA Morado natapos ang championship game ng Ateneo at Lasal. Sa pamamagitan ng pagpuntos nito ng dalawang magkasunod na drop ball at naiuwi nga ng Ateneo ang kanilang pangalawang championship sa UAAP. At noong season 78 nga ay nahirapan ng Ateneo na mag-3-peat. Sa pag-graduate ng kanilang magaling na libero na si Denden Lazaro ay nahirapan nga ang Ateneo sa kanilang reception. Gayunpaman, dahil sa magical hands ni JIA, kahit nga daw pangit ang first ball ay nagagawa ng paraan nito na maihatid ng perpekto ang bola para mapatay ng kanyang mga spikers. Si Kim Fajardo ang kanyang madikit na kalaban sa Best Setter Award at kahit nga naging problema ng Ateneo ang kanilang reception ay nagawa ni JIA na maging second best setter. At pagdating nga ng season 79, kung saan naging team captain si JIA ay pinatunayan nito kung gaano ito kagaling na setter. Dahil kahit nasa laylayan ng receiving at digging ng Ateneo ay nagawa ng team na mag number 1 sa spiking department. Patunay nga lang daw na JIA can turn trash into gold. Ang season 79 din ang most heartbreaking season para sa akin. Hindi dahil sa natalo ang Ateneo sa championship kung hindi dahil sa pamamaalam ni JIA sa UAAP. Matapos ngang matalo ng Ateneo sa Lasal ay inannounce ni JIA na hindi na niya gagamitin ang kanyang last playing year. Maraming fans ang nabigla at nalungkot. Ang kanyang laban pala sa Lasal ang kanyang huling laban sa UAAP. Sa 4 na taon nga na paglalaro ni JIA sa UAAP ay napatunayan nito na isa ito sa pinakamagaling na setter sa Pilipinas. Madalas man mapuna ang height ni JIA dahil hindi nga ito katangkaran ay hindi ito nagpatalo at pinatunayan nito ang kanyang sarili. Natapos man ang kanyang journey sa UAAP ay nagpakitang gilas ito sa Pro League. Teammate niya ang phenom na si Alyssa Valdez sa cream line at ang tandem nga ni JIA at Alyssa ay nakapag-uwi na ng 3 championships sa PBL. Si JIA nga ay nakapag-uwi na din ng 5 best setter awards at 3 finals MVP sa PBL. Isang patunay na, JIA is gold.